magandang araw ka, Bola. Sa video ko na ito, marami po tayong pag-uusapan. At ang main source po is yung programa po nitong si Sir Snow Badwa na Chooks to Go Snowball. Ayan po, so pag-uusapan natin yung mga trade rumors po na nilabas niya. And then yung mga rumors din regarding po sa mga players po na pupunta daw po sa Japan B-League. Again po, ginagawa lang po naman natin dito is, of course, ina-assess po natin kung may katotohanan po ba itong mga nilalabas po na rumors. Logical ba siyang gagawin po ng mga teams and etc. So sa mga hindi pa po nakasubscribe ka, Bola, pakipindot naman po yung subscription button. So simulan na lang muna natin sa mga Japan B-League. So ang biggest news ngayon is that Javi Gomez de Liano will follow his brother Juan Gomez de Liano po sa Division 2 ng Japan B-League. At siya po ay magsasign ito sa Ibaraki Robots. So baka nagtataka kayo bakit hindi po sila sa isang team nag-sign. Kasi nga po maximum of 1 lang po na Asian player o import ang pwedeng kunin po ng mga Japan B-League teams. Again, isang malaking sampal po ito sa PBA kasi Division 2 lang po ito ng Japan B-League. Kumbaga, developmental league or D-League lang po ng PBA po ito. Eh mas pinili po nitong magkapatid na sumali po dito imbes po na sumali sa PBA. Of course, number one advantage siguro niyan is financial, di ba? Mas malaki po yung ipapasweldo po nila sa kanila dito sa Japan B-League. Now, other than Javi, ang biggest name pa po na nilabas ni Snow na tinatarget po ngayon ng mga Japan B-League teams ay ito pong si Justin Baltazar na natanong niya po sa isa sa mga agent po ng Pampanga na si Alan Trinidad niya. Tatlo nga daw po na teams from Japan B-League ang kumukontak po sa kanila ngayon para po maglaro itong si Justin sa kanila. And I was not shocked to hear that kasi nga nakita po ni Baltazar dito sa kanyang stint sa Gilas na he is a well-rounded 6'9 player. Hindi lang ito yung usual po na 6'9 player na agad nung sasabihin na big man po yung laruan. Hindi po, nakipakita niya po that he can play in the wing position and that he is a willing role player. He can defend, he can also score. Nakita natin, di ba? Napakaganda ng mga naipapasok niya po na parang out of nowhere po ng mga shots niya na consistent naman po niyang nasushoot. Siguro nakita po yan ng ibang teams and of course yung defensa niya and yung kanyang hassle din po sa paglalaro. And just the plain fact nga po ng kanyang size po ano, and with his athleticism talagang hindi ako nagtataka na ngayon gusto po siya makuha ng mga teams. That according to Sir Alan Trinidad na yung in-offer po na contract sa kanya is hindi kalayuan o baka mas mataas pa dun sa in-offer po kay Kiefer Ravena kasi nga po size matters. Si Ravena is a point guard while itong si Baltazar is a 6'9 player and again in basketball size matters. Now hindi lang po sa Japan B-League may offer itong si Justin Baltazar pati po daw sa NBL USA. So isa po itong professional league po sa United States of America. Of course hindi po ka-level ng NBA pero still it is a league po ang base ata is Chicago and that is another big one for Justin Baltazar. And of course we are hoping na itry niya, di ba? Kasi of course mas maganda para sa ating basketball, para sa ating national team and para sa po sa growth ng Philippine basketball na maglaro itong mga players po na ito sa ibang bansa. Although of course if that happens yung paparatingin po na draft is pahina na po ng pahina. And then another big name na narurumor po na sali na rin po sa Japan B-League is itong si Richie Rivero. Ang nakakagulat lang dito is that ang team po na nag-offer daw sa kanya yon is Shiga Lake Star. And basically ito yung team actually na nag-sign po kay Kiefer Ravena. So mukhang nangyayari is mag-move on na itong Shiga from Kiefer Ravena. Mukhang hindi na sila confident na maayos yung gusto po ni Kiefer with the PBA. And now, instead of pushing for that PBA player, they are now getting an amateur player na wala pong gusot na po problemahin. Although, ang update naman daw po kay Kiefer Ben is magkakaroon po ng compromise between his camp and NLX and the PBA. So, we will wait for that announcement kung paano naman po yung compromise. Pero I will not be shocked if the compromise is that Kiefer will still play for at least a year sa PBA bago po nila i-allow na maglaro po siya sa International League. Kasi of course, makapaya ang PBA kung hayaan din pala nila maglaro, di ba? So malamang ihingi sila kahit isang taon na maglaro pa si Kiefer po sa PBA. Now yun po yung mga related po sa Japan B-League. Now ang related naman po sa mga trades, unahin na po natin yung confirmation po ng trade rumor po na nilabas po ni Snow Badwa
Last time na ang tinutukoy nga po doon is that San Miguel Beermen is targeting nga talaga itong si Greg Slaughter, and that ang planong ibigay sa mga kakasign lang nila na mga bench players po na Alfonso Gatladera, and then itong si James Senna, and one of the guards na Chris Ross at saka Alex Cabagnat. So yun actually yung pinaka-interesting na nilabas niya dito is yung talagang itatrade na daw ata ng San Miguel yung isa sa kanilang mga guardia na Chris Ross or Alex Cabagnat, kasi nga ang gusto na po ng San Miguel is mapabata po yung lineup. Although ang main issue kaya gusto nilang makuha itong si Greg Slaughter is the possibility na hindi pa po pwede na maglaro itong si Junmar Pajardo po ng 32 plus minutes for the entirety po of the Philippine Cup, ano, per game. So dahil doon, kung gusto pong manalo po ng kampiyonato po ng San Miguel, it much better for them to get another elite center like Greg Slaughter, para hindi po malaking kawalan yung hindi po kakayanin ni Pardo po na maglaro po ng ganun katagal. Now, ang nilabas pa dito po ni Snow Badwa regarding San Miguel is that even if si Chris Ross lang yung matrade po for Greg Slaughter, there's still a possibility po na ilipat din daw po nila yung si Alex Cabagnat, with the main goal is to, of course, pabatayin nga po yung lineup. Kung maalala nyo po, last year pa lang, sinasabi na ito ni Coach Leo Austria that they want to have a much younger lineup, na matanda na nga po yung lineup nila, at panahon na para mapabata po ito. And gagamitin na nga nila itong dalawang gwardiya daw po nila. Kung hindi man daw po mangyari po yung trade na yon within this upcoming Philippine Cup, baka after Philippine Cup po mangyari yung Alex Cabagnat trade. And this is good in a way, diba? Kasi of course, by using these two quality players, ay mas fair po yung mga lalabas po na trade. Hindi na po siya kasing unfair po nung nangyari po na CJ Perez trade, diba? So at least dalawang big names po yung itetrade po nila, kung sino man po yung mga balak pa po nilang kunin po ng mga younger stars. But of course, at the end of the day, ang na-expect pa rin natin is panalo pa rin sa trade itong San Miguel Beermen. Other updates, Bo Belga daw, parang sumuuna daw po ang NLEX Road Warriors na kunin po siya, which is not surprising nga naman. Kasi nga, talagang mahal din yung hiningi po ng Rain or Shine, and they are asking for an Octana. Eh, hindi rin naman kasi pang title contender pa pong NLEX to do that such of a trade po. So if that is the case, I think it is just the right decision po for NLEX to na wag na pong ipilit muna yung trade, ano? At maghanap na lang siguro ng ibang trade target if they want. Now, ang gagawin daw po ng NLEX ngayon is that they will now activate Asi Taulaba. Nakala natin magre-retiro na, pero mukhang hindi pa. May isang season pa siguro ito. And with Taulaba size, pwede pa naman to, 10 minutes per game siguro kakayanin pa po niya. Now, dun sa ibang team naman, marami pang teams kasi ang link din naman dito kay Bo Belga, diba? Magnolia na link sa kanya, even San Miguel Beermen na link po dito. Ang tanong ngayon, will they want to go to the price po of Rain or Shine? I think mas malaki yung chance ng Magnolia na magawa yan, kasi mas available yung mga younger players nila compared po dito kay San Miguel Beermen. And then, ang very last update po natin, ang last update po natin is that hindi pa daw po tapos yung Mikey Williams at TNT Saga, kasi itong si Mikey Williams wala pa daw po ngayon sa training po ng TNT. Although hindi sure itong si Snow Badwa kung ano yung rason kung bakit hindi pa po nakakabalik si Mikey Williams dito sa bansa. Nasa Amerika pa rin daw po siya. Although, nagsabi daw ito 1 month ago na may sakit daw po siya. At mukhang nag-backfire, ano? Yung ginawa po ng TNT na trinayin nilang ayusin yung sitwasyon ni Ray Parks by sacrificing NLEX, and ngayon nag-backfire na yung ginawa nila ata with this situation po ngayon with Mikey Williams. Although we are still hoping na maayos po nila, because of course we want naman na magkaroon ng magandang laban po in the upcoming PBA season. Ikaw baka ball sa palagay mo, tama ba ang San Miguel na itrade po si Chris Ross at si Alex Cabagnat? Comment lang po sa baba.